So, hi everyone. I'm Jovi from Jovi Style. So, ang pag-uusapan naman natin ngayon is ang pag-exit sa Pilipinas, which is I have the experience to share. So, galing ako ng Hong Kong, tapos ang akala ko noon, magiging okay ang lahat pagdating sa Pilipinas dahil sa mga nababasa ko sa mga groups na pinag-joinan ko, sa mga GC na pinag-joinan ko, which is to gather information also para magkaroon ako ng idea if nasa Pilipinas na ako. So, last year, November, umuwi nga ako. Then, nag-stay sa Pilipinas para mag-antay na lang doon ng visa. Dahil sa mga nababasa ko, okay naman yung paglabas ng Pilipinas, ng pag-exit ng Pilipinas, na hindi na kailangan ng OEC, hindi na kailangan ng maraming proseso. So, yun nga, naka-uwi ako ng Pilipinas. Then, month of April, eto, boom! Ganon. Parang sumabog na bomba. Kasi, marami nang na-offload na Filipino sa immigrations. Dahilan sa walang OEC. Ang hinahanap ng immigration is OEC. So, yung dahilan ng pagka-offload. Pero, meron namang nilabas ang DMW noon or ang POEA way back 2021 Advisory 9, which is naka-indicate doon na kapag open work permit is hindi na kailangan ng OEC. So, yun lang nangyari. Month of April, so maraming naapektuhan kasi coming weeks na yung mga flights nila, ganun. So, wala nang time para kumuha pa ng OEC. So, ang mga ginawa ng mga aplikante, nagtulong-tulong sila. Marami sila eh. Nasa higit 100 din yata yun noon sa buwan na yun. Isang agency, sa government agency or private agency siya. Tapos, nagpatulong sila. So, nagbigay ng letter yung agency na to para dalhin sa POEA na bakit ganun yung nangyari. So, etong si POEA or si DMW is gumawa ng advisory. In-execute ka agad niya. Yun yung advisory 9. Now, which is yung mga lalabas ng Pilipinas na under HCCP for this month is hindi kailangan ng OEC. Eh, ang tanong, paano naman yung mga naiwan, yung mga wala pang visa? So, gulo ulit. Tapos, yun yung epekto eh. Naglabas ng bagong advisory, tapos yung resulta, may naapektuhan din. So, ang ginawa nila ulit, naglabas sila ng another advisory. Yun yung advisory 10, na mag-i-issue sila ng special exit clearance, which is yun yung SEC. Hindi na kailangan ng OEC kapag mag-exit ka ng Pilipinas. Kailangan mo lang yung SEC. Tapos, meron din na naman silang cut-off yun na buwan. May, end of May, yun cut-off nila. Na after ng month of May, is kukuha na ng OEC. Which is, ang OEC, kailangan mo ng agency sa Pilipinas, tapos agency sa Canada, para mag-asikaso ng papers mo, magkano yun? Nasa 50? Or 30 plus K in peso? So, hindi lahat ng aplikante is afford yung amount na yun. So, gulo na naman. Gulo na naman. So, until hanggang ngayon is nagiging okay na. Kasi, syempre, yung cut-off nila na kung sino yung makakakuha lang ng visa hanggang May 31 is yun lang yung mabibigyan ng SEC. Kaya ako naman noon, nung time ko na yon, nung na-receive ko na may visa na ako, hara, sige, lipad. Yun yung time na nag-airplane na ako ng from Tubigaraw to Manila, which is it cost like 7,000. Kasi biglaan eh, on that day din na binook yung ticket ko, on that day din na lipad ko. Diyos ko, sabi ko, nakaka-stress. Kasi, ibiruan mo yun. Kasi kang pag magbabasa ko, 13 hours. Tapos hindi ko alam na bakit ako nagra-rush, eh may visa na nga ako. Lutang dan din ako eh.
So, bakit ako magre-rush? So, yun nga, nagkaroon ako ng visa ng May. Tapos, munta na ako ng Manila para i-process yung mga iba kong requirements. Kasi after magkaroon ng visa, syempre pupunta ka ng VFS Manila para i-submit yung passport mo para doon na nila i-stamp. Pagkatapos nun, kapag pipick-upin mo na, doon nga na mag-asikaso ng SEC mo. Secure ka ng SEC is kailangan mo nang mag-PIDOS at mag-CPDEP. Kailangan mo yung dalawang certificate na yon, which is yung PIDOS, ginagawa yun sa DMW, tapos yung CPDEP, online na siya, which is it takes, pala, which is stricto din sila kapag CPDEP, naka-on yung cam, makikinig ka lang, tapos kapag nawala ka, like 5 times na nawala ka sa call na yun, sa training na yun, is magkakaroon ka ng another schedule. Kaya kailangan maayos yung internet connection mo. Tapos, kapag makuha mo na yung dalawang certificate na yon, dun, babalik ka ulit ng CPDEP para, babalik ka ulit ng DMW para ipasa yung dalawang requirements na yon. Tapos dun, bibigyan ka na nila ng copy ng clearance, ng special exit clearance para magbayad ka ng OWA, OWA membership. So kapag okay na yung OWA membership mo, dadalhin mo ulit dun sa second floor ng DMW para kunin yung copy, yung original copy ng SEC mo, which is tapos na. yun yung proseso kapag mag-exit ka sa Pilipinas. Kaya huwag kang matakot kapag mag-exit ka ng Pilipinas. Basic lang yan. Kaya-kaya mo yan. Kapag nanonood ka, tapos under HCCP ka or under HSW na nag-aantay ka sa Pilipinas, huwag matakot. Mabilis lang yan. Basta sundan mo lang yung mga requirements, sundan mo lang yung gagawin. Kasi kapag kailangan mong sumali sa mga GC sa Facebook, ganun, para mayroon kang mga kasama, makipag-communicate ka dun. Kasi kapag ikaw lang mag-isa, of course, mangangapa ka talaga kung ano yung gagawin mo. Kaya much better na mag-join ka sa mga GC. Kasi mas mapapadali din. Kasi yung mga GC members din is sumasagot din sila sa mga tanong. So, yun yung kagandahan ng merong GC. Kasi nagtutulungan kayo kung ano yung mga kailangan, kung ano yung mga dapat gawin, kung ano na yung susunod na step na gagawin. Ganun. So, yun. Kapag mag-exit ka ng Pilipinas, hassle na hindi. Carry lang na hindi. Kayang-kaya mo yan. Basta sundan mo lang yung mga instructions. Sa una lang yan mahirap, pero hindi. Basic lang yan. Yun yung kwento ng pag-exit sa Pilipinas. Na yung nung una, kinakabahan talaga ako. Siyempre, mga bago yun eh. Bago nilabas yung advisory. So, bagong execute. So, wala pang naka-experience. Mangangapa pa lang kami. Pero yung mga nasa Pilipinas na, of course, marami na kaming nakalipad. So, marami na kaming naka-experience. So, hindi na mahirap para sa kanila kasi marami nang mag-guide. Unlike yung time namin, month of April, May, June, July, ganun. Habol talaga eh. Kasi bago yung advisory, hindi alam kung ano yung gagawin. Mai-stress ka, mag-iisip ka kung ano na yung next na gagawin. Yun yung hassle lang. Kasi imbes na, huwag na lang mag-talk. tama na, yun na lang yung may share ko. Bye!